Magandang umaga. Ito ay Mayo 18, 2024. Kapag nagpadala ang Diyos ng propita at tumanggi kang makinig sa kanyang mga salita, tatanungin ka ng Diyos, bakit? Ang isang hari ay nag-iisip kung siya ay mabubuhay o hindi, at kaya sa halip na pumunta, gawin ang dapat niyang gawin at sumangguni sa propita sa lupain. Sa halip ay nagpadala ang mga mensahero sa Ekron, sa Diyos, Belzebub, isang diablo, isang manghula doon upang magtanong kung siya ay mabubuhay o hindi. Ngayon, isang bastos na bagay, iyon para sa isang tao, na hari sa isang dapat ay espiritual na mga tao, isang tao na naniwala sa Diyos, at gayunpaman, ang kanilang sarilang pinuno ay sumangguni sa ibang bagay maliban sa bagay na dapat niyang konsultahin. Kita mo, alam niya ang mga batas, may mga mangangaral sa lupain, may mga simbahan at iba pa, at may isang propita na may salita ng Panginoon, at sa halip na sumangguni sa propita, gusto ng hari na tahakin ang pinakatanyag na ruta. Sinabi ni kapatid ni Branham, sa tingin ko iyan ang problema ngayon. Gusto namin yan, na yung pinakamasikat na ruta. At kapag ang Diyos ay gumawa ng isang paraan, ang mga tao ay lumalayo sa Kanya. At ang Diyos ay gumagawa ng isang paraan para sa mga taong yun upang bumalik sa Kanya. Tulad ng aking binabanggit kagabi. At ang mga tao ay tumanggi na gawin ito. Pagkatapos ay nagtanong ang Diyos, bakit? Palagi niyang tinatanong yun, bakit hindi mo ginawa? Kaya kung gumawa siya ng paraan at tumanggi tayong gawin ito, kung gayon, nagtatanong siya kung bakit hindi natin ginagawa. At mas gugustuhin kong ayusin ito dito, kaysa maghintay na tanungin niya ako sa paghuhukom kung bakit hindi ko ito ginawa. Ako, ang ilang mga kasalanan ng mga tao ay nauuna sa kanila, ang iba ay sumusunod. Gusto kong ang sa akin ay mauna sa akin. Nagkumpisal, at pagkatapos ako gusto kong maging tama pagdating ng panahon iyon. Ngayon narito ang ating kapatid at propita ng Diyos na ipinadala ng GRACE ng Diyos sa ating kapatid na Joseph Branham. Minamahal na pamilyang makatape, ang ibig kong sabihin ay ikaw, ang aking pamilya at ang pamilya sa mundo kung saan tayo, kung saan napupunta ang ating mga tape. Kami iyon ang pamilyang makatape ng propita, ang kanyang mga anak na nakakalat sa buong mundo, ang kanyang mga anak kay Kristo, ang mga pinagkalooban ng Ama ng kapahayagan ng kanyang sarili sa mga huling araw na ito. Gusto kong pagsamasamain silang lahat sa mga araw na ito. Kita nyo, gagawin ni Ama at pagkatapos ay magkaroon tayo ng tahanan kung saan hindi na natin kailangan gumana pa. Gusto kong magsama-sama silang lahat. Ito ay nangyayari ngayon. Ang mensahe na ito, ang kanyang salita, ang mga tape na ito ay gumagawa ng eksaktong ganyan. Pinagsasama-sama ang nobya. Pinagkakaisa tayo bilang isang unit mula sa buong mundo. Walang ibang kundi ang kanyang tinig, ang tinig ng Diyos sa mga tape na makapagsasama-sama ng kanyang nobya. At ikaw, kapag napuspos ka ng Espiritu, narito ang isa sa pinakamagagandang tanda na alam ko, ikaw ay umiibig kay Kristo at naniniwala bawat salita ng kanyang sinasabi na katotohanan. Kita mo, iyon ang katibayan na sa iyo ang banal na Espiritu at ang iyong buhay ay puno ng kagalakan at naku, lahat ay iba, kita mo, kaysa dati. Iyan ang Espiritu Santo. Ang ating puso, isip at kaluluwa ay puno ng kagalakan, pag-ibig at pahayag, halos hindi natin mapigilan ang ating mga sarili. Bawat mensaheng ating naririnig ay nagdudulot ng higit na pahayag. Nakikita natin kung sino tayo at kung ano ang ginagawa natin para maging nasa kanyang perpektong kalooban. Walang makagalaw sa atin mula sa inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Ang pagpindot sa pe ay ang inilaan na paraan ng Diyos para sa araw na ito. Walang paghula, walang pag-asa, walang pagtatanong sa banal na Espiritu. Ang narinig ko ba ay ang tunay na salita? Kailangan ko bang suriin ito sa salita? Hindi tayo. Ang narinig natin sa mga tape ay ang salita. Ang salita ngayon na ating narinig sa mga tape ay ang tanging salita.
na pinagtibay ng banal na Espiritu mismo ang haliging apoy upang maging ganito ang sabi ng Panginoon sa nobya. Kung may magsasabi sa atin, napakaraming sinabi sa mga tape na si kapatid na Branham lang ang nagsasalita. Hindi ang pinahirang salita, iyon lang ang tao. Inakay tayo ng banal na Espiritu Santo sa kung ano ang salita at kung ano ang sinasabi ni kapatid na Branham. Hindi sa amin. Naniniwala lang tayo sa sinabi ng propita na huwag nating kalimutan. Nais kong huwag mong kalimutan ang salitang yun. Kung anong sinasabi ni Moses, pinarangalan ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay nasa kay Moses. Hindi natin malilimutan ang sinabi ng propita at paniniwalaan natin ito. Sapagkat ito ay nakaukit na bakal na panulat sa ating mga puso. Kung ano ang sinasabi niya sa mga tape, pinarangalan ito ng Diyos at pinaniniwalaan namin ito. Wala nang higit pang karangalan kundi ang maupo at marinig ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin. Siya ay magsasalita sa kanyang nubya ngayong Linggo sa 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. At sasagot sa mga tanong, 64-083E, mga tanong at mga sagot, number 4. Nais kong anyayahan ka na makiisa sa amin, isang itong desisyon na hinding-hindi mo pagsisisihan. Brother Joseph Branham, may mga tanong ka ba? Isulat sa Branham Tabernacle at itanong kay kapatid na Joseph Branham sa pamamagitan ng email sa bt@branham.org. Hanggang sa susunod na linggo, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom!